puso, ito pa rin po inyong nag-iisang sumbungan ng bayan, libreng payo online. Ako po yung lingkod, Oscar Oida. Sa araw na ito po, mga health tips po ang ibibigay natin patungkol pa rin sa COVID-19. At kung kayo may mga anak, especially mga newborn, no? Ako po mismo, may baby Erin ako na 5 months pa lang. Eh, makinig po tayo dito sa sasabihin ni Dr. Donna Capilli, isang pediatrician, para po alam natin kung ano dapat natin gawin para maalagaan ng gusto ang ating mga maliit na bata. Pagka meron po tayong mga bagong baby sa ating tahanan, kinakailangan na maging masinop at malinis, no? So, dito po papasok again, no, ang importansya ng hand hygiene or hand washing, no? Gamit po natin ang sabon at tubig. Kung wala naman po tayong access lagi sa sabon at tubig, tayo po ay gagamit ng alcohol o ng sanitizing gel para sa ating mga kamay bago at pagkatapos na hawakan si baby. Napaka-importante rin po na sa panahon ng coronavirus na yun pong ating mga lapagan ay nililinisan, no? Nagdi-disinfect tayo. Kinakailangan na sigurado tayo sa paglilinis. Si nanay, ang nanay ng bagong baby, hayaan na natin na siya yung in charge sa pangangalaga ni baby. Tapos tayo naman ang mangangalaga kay nanay at sasagutin ang kanyang mga pangangailangan. Bakit importante ito, no? Una, nami-minimize natin kung sino yung humahawak kay baby. Pangalawa, mas daan po ito para ma-establish ang breastfeeding. Mas lalo pong critical sa mga unang araw na hindi nagwawalay si nanay at si baby, no? Kasi nagkikilatisan pa yan, no? Si baby, inaamoy niya yung nanay niya, kinakasanayan niya yung init ng balat ng nanay niya. So, lahat ng ito ay nagkakaroon ng contribution, no? Sa pagiging matagumpay ng pagpapasuso ng isang nanay sa kanyang baby. Madalas na nagiging tanong din kasi ngayon, paano na lang kung nagkaroon ng ubo o sipon si mami, no? Pwede pa ba siyang magpasuso ng baby niya? Kasi praning na praning ang mga tao, no? Pagdating ngayon sa panahon ng coronavirus disease. Opo, no? Pwedeng-pwedeng magpasuso pa rin si mami kahit na may ubo't sipon. Basta, importante na si nanay ay mag-practice din ng respiratory hygiene. Ano ibig sabihin nun? Magsusuot po tayo ng face mask at tayo po ay nararapat na mag-practice din ng tinatawag na cough etiquette. Ibig sabihin, hindi tayo uubo o babahing sa ere. Kinakailangan na meron pong nakatakip. Ang coronavirus po ay hindi dumadaloy sa breast milk ni nanay. No, napaka-importante pong kaalaman yan kasi madalas yun yung kinakatakutan. So, wala pong katotohanan yun. Napaka-safe po ng breast milk para kay baby. Actually, di ba sabi nga natin, yan ang unang bakuna ni baby dahil rich in antibodies, rich in live cells po ang breast milk na pumoprotekta, no, kay baby laban sa mga infeksyon. Paano kung si nanay ay tuloy-tuloy yung ubot sipon? No? So, kung kayo po ay taga-komunidad, meron po kayong barangay health team, magbigay alam po kayo sa inyong community health workers para po sila ay mag-assess sa inyo. At bigyan po kayo ng agarang gabay, no? At advice kung ano yung susunod na hakbang. So, paano kung si nanay naging PUM? No? So, ganun pa rin po, patulad ng napag-usapan natin kanina, ang napaka-importante lang talaga is maging masinop at malinis, no? Proceed with breastfeeding but make sure to practice hand washing using soap and water and also hand hygiene using alcohol or sanitizing gels at mag-disinfect po, no, ng ating kapaligiran. Paano naman kung meron ng bakuna dapat si baby, no? Tapos dahil sa coronavirus, hindi makalabas, no, dahil naka-community quarantine, no, or naka-lockdown. Huwag po kayong mag-alala, no? Siguro ang una nating magiging payo ay mag
abang po no sa abiso ng ating local government kung ang pagbabakuna ay manggagaling sa ating mga local health center o di kaya kung pribadong pasyente, makipag-ugnayan po tayo sa ating pediatrician. Dahil sa ngayon, syempre, sa panahon na ito, gusto nating makaiwas no sa pagkapit ng coronavirus. Pero ganun pa man din, wag po, sabi ko nga, wag kayo mag-alala. Yun naman po kasing pagbabakuna kung halimbawa bagong panganak na bigyan siya ng birth dose ng BCG at hepatitis B. Ang susunod pong dose niya ng bakuna, yung tinatawag na penta, ay sa bandang 6 na linggo no? Or 6 weeks of age. Kung halimbawa mang natsyempohan na naka-community quarantine pa rin tayo, tayo po ay sumunod doon talaga. Let us stop COVID, no? By staying at home. Okay lang po yun. So, paano kung yung dapat nakuha ng 6 weeks old, nakuha ko na ng baby ko pagka 12 weeks old? Okay lang din po yun. Ang mangyayari lamang, yung dapat naging dose ng 6 weeks, ililipat nung siya ay naging 12 weeks old. At pagkaraan po nun ay magkakaroon ng every 4 weeks or every month na dosing po nung bakuna na tinatawag ay penta. No? So halimbawa lang po yun. Hindi po kinakailangan ng karagdagang dose ng pagbabakuna. Mga kapuso, sana po nakatulong sa inyo ang mga impormasyon na yan. Ingat-ingat po tayo at huwag masyado din stay home mga kapuso. Hanggang sa muli natin pagkikita, ako po inyong lingkod, Oscar Oida, at ito ang nag-iisang subungan ng bayan, Libreng Payo Online.